hello po, nandito po kami ngayon. Dito po sa loob, ito yung working area. Nandito po yung mga kaibigan natin, mekaniko, yung si Kuya Narts. Ito yung mga narikon galing bodega. Sa bodega kasi, iba yung bodega nila. Ang ginagawa is nire-repaint yan. Inaayos yung itsura ng makina. Tapos pag nadala dito, papalitan ng mga piyesa kailangan palitan. Tulad ng rotating, tensioner, yung plato, ngipin, saka mga put. Para maganda tignan yung makina, presentable lalo. Kung mapapansin nyo, ito yung mga narikon. Ayan. Tapos meron pa dito. Ayan, may mga nakasulat yan kung original o local. Pag may nakalagay na ganito, ayan yung tinatawag nila bossing na bakla. Kasi ito yung mga makina na may ukit ng brand, pero hindi siya original. No? Kaya nakalagay bakla. Ito rin, meron din silang mga local o imitation dyan. Sama-sama na yan. Tapos ito pa yung iba. So pagka walang napili yung customer sa labas, kasi yung mga nasa labas na testing na, dito kami pipili, then papalitan ng mga piyesang kailangan palitan. Ito sir, yung kasi marami naghahanap nung original Japan. Ito yung original Japan, yung ganito. Kuya, original Japan to, di ba? Na old model. No? Kaya lang, old version na siya. Kasi ang mga pumapasok sa atin ngayon, hindi na naman made in Japan. Kung sa mga naghahanap ng made in Japan, ganito yung hahanapin nyo. DDL-227 ba ito, kuya? DDL-227, kaya lang old version na siya. Ang mga lumalabas kasi ngayon na bago, DDL-8500, 8500 at saka DDL-8700. Ito sir, oh, yung kaibahan niya sa itsura. Kasi yung iba, kahit hindi naman DDL-8700, 87 yung nakalagay. Napapansin ko yan through online. Tulad nito, ito, yung ganito yung korte. Kung mapapansin nyo yung korte ng makina, kahit walang nakalagay yan dito, ang brand model nito, Juki DDL-8500. Itong ganito. Yung sa mga tumitingin sa online, ang palatandaan ng DDL-8700 o 8700, yung ganito yung forma nung, o yung korte ng makina niya. Kung mapapansin nyo, dito siya nagkaiba o, sa korte. Ayan. Tapos mapapansin mo ang original ng 8700 o yung DDL-8700, may ukit yan sa likod. Dito. May ukit yan dito. May ukit na juki dito sa likod. Ayan. Saka sa ilalim, meron yan ukit. Yung DDL-8500, wala yung ukit sa likod, sa ilalim lang. Ito po yung mga pinapalitan pag nire-recon. Kagaya nitong rotating, ayan, kailangan palitan yan. Saka yung mga takip ng makina, ito. Actually, pwede pa ito eh. Kaya lang, syempre, para maganda, presentable yung makina, pinapalitan nila ng bago. Ito yung mga tensioner. Ayan. Papalitan niya ng bago. Ito yung kapalit, oh. Yung takip na bago. Ayan pa yung iba, oh. Bobbin case, winder. Ito yung, kung tawagin, tensioner. So, papalitan nila ng bago yan. Yung rotating na ikabit na. Ito yung kapalit nito. Ayun, oh, naikabit na. Ita-timing na lang. Ganun sila mag-recon dito, lahat ng mga kailangan palitan, pinapalitan na para yung customer natin o yung mga bibili, pagdating sa kanila, gagamitin na lang, wala nang po problemahin. Kahit second hand yung bibili mong makina. Tapos ang kagandahan dyan sir, may 1-year home service warranty ang Tolentino. Lalo na sa mga malalapit na lugar. Halimbawa, kalapit bayan ka lang ng Taytay, may mga warranty yung makina. Yung home service warranty, 1-year warranty yun. Yung mekaniko yung pupunta sa bahay niya. Hindi mo na kailangan dalhin yung mga makina dito sa shop. Kasi usual warranty ng mga tindahan, yung makina yung ibabalik sa tindahan para ayusin. Dito sa Tolentino, para mas maayos yung servisyo, ginawa ni Bossing, 1-year service warranty, mekaniko yung pupunta sa inyo. Ang magiging sisingilin lang kumbaga is yung panggasolina o yung parang travel consumption lang nung mekaniko. So napakaganda ng warranty talaga rito. Saka napakaganda na ng makina. Tingin ko nga within 1 year baka hindi mo magamit yung warranty kung marunong ka sa mga high speed. Usual kasi nakakagamit lang ng warranty yung talagang beginner. Yung halimbawa hindi alam ang gagawin pag nagka-problema. Pero kung matagal ka ng mananahe, tingin ko yung 1 year warranty hindi magagamit kasi nga within 1 year yung makina hindi naman madalas magka-problema. Tension-tension lang naman yan o yung pagbabago ng tension pag nagpapalit ng tela. Yung request ni sir is naka-servo. Ito yung servo motor natin. So, sa servo motor, kung babasahin natin yung nasa kahon, dito pa lang nakalagay na 60% servo motor saving 60% of electricity. Ayan. So,
makakatipid tayo sa kuryente ng 60%. Bukod doon, ang kagandahan ng servo motor, tahimik. Kahit gabi ka manahi, wala kang magiging problema kasi wala talaga siyang tunog o ingay. Tapos isa pang advantage, pag beginner ka o yung bago ka palang mananahi, nababagalan yung speed niya. Pwede mo siya bagalan, pwede mo siya bilisan pa kung halimbawa nababagalan ka doon sa makina. Sa mga beginner, ang gusto nila yung mga portable. Ngayon, makakagamit ka na ng industrial kagaya ng high speed kasi nga may servo motor na tayo. Ito po yung kukunin ni Sir na cutter, yung brand natin. Ito magandang klaseng brand to, Philips. 10 inches cutter po, yung sukat ng blade. Ito po yung mga previs. Ito. Ayan po yung mga previs niya. Mayroong panghasa, mayroong blade at saka may mga screw po. Ayan, ito yung pangtanggal ng blade. Tapos bukod sa pring niya ng langis dito, ito kasi yung nakalagay sa box. Meron pang extra pring langis po. Kasi habang ginagamit mo to, kumukonsumo ng langis to. So sasalinan mo lang siya rito. Bago mo gamitin, i-check natin yung langis. Ito, meron naman yan salamin para makita nyo yung level ng langis. So yung nagkokos kasi ng sira ng cutter pagka napabayaan na ginagamit na wala siyang langis. Ang kagandahan nito sa modelong cutter na to, meron ng kasamang LED light. Yung mga lumang cutter kasi wala pa. Bibili ka pa ng light na LED light na demagnet. Ito, naka-built-in na. Kaya mas magandang klase na yung mga cutter natin. So, ito na po yung napili naming high speed. 2K DDL8500. So, tinesting po natin, bukod sa chinek natin yung physical feature ng makina, na maganda pa siya, kahit recon na siya o second hand. So, chinek natin yung tahe, tinesting natin, okay naman. Pati yung tunog ng makina, maganda. So, ito na yung pinaka naging suggestion natin kay Sir na kunin. Kasi una, ang pinagpilian natin is yung isa. So, parang hindi namin nagustuhan yung tahe nun. Kaya, nag-set ka tayo ng panibago. So, okay na to. At ready to use na to. Doon na po tayo sa overlock. Kasi magseset pa tayo ng overlock, then piping. At saka may flatbed pa tayo. Tara! Ito na po yung napili nating overlock. Ang brand po niya, Juki din. Ang model 3314. So, recon din siya o second hand yung ulo, pero recondition. Dinouble check natin, tinesting ng mekaniko at saka tinesting din po natin. Okay? Pinakita po namin kanina yung tahi niya po na okay po, nakalapat. Bukod doon yung tension po niya, hindi po naglulose tension. So, dahil na-testing na po natin, doon na po tayo sa susunod na makina, yung piping po. Tara! Ayan, inabot na po tayo ng ulan, pero yun, tuloy pa rin po tayo sa pagte-testing. Kasi syempre, si Sir ay kailangan ma-set namin yung mga makina ngayon at i-deliver to bukas. So, dalawa na lang po yung i-set natin, itong piping machine at saka yung flatbed po na kailangan ni Sir. So, pangalawang testing na po natin to, sana okay na. Yung isa po kasi kanina is may konting kailangan ayusin na magtatagal po kami lalo, kaya kumuha na lang kami ng isa pang makina para i-set po. So, ayan, kahit umuulan, rain or shine dito, tuloy-tuloy ang trabaho sa Tolentino Marketing. So, ayun po, umpisa na po ulit natin yung pagsiset ng makina. Okay, ito na po yung huling makina na te-testing natin, yung ating tinatawag na flatbed, yung ginagamit po sa mga pang-clothing line t-shirt. So, ang magte-testing na po nito si Kuya Rolly, kasi ang inyong lingkod po ay hindi pa nakagamit nito. So, hindi ko masasabi sa inyo kung okay o hindi. So, mapagkakatiwalaan naman ang ating mekaniko na si Kuya Rolly, kaya sa kanya tayo hihingi ng opinion tungkol sa makina. So, ito po, tingnan niyo po yung makina natin. Okay. Iyon po, at natapos na po yung pagpili namin ng mga makina na i-check na po, na-set na po mabuti. Ang gagawin na lang po namin is magre-resibo, then i-deliver na po kay Sir. So maraming salamat po sa panonood ninyo at salamat po sa tulong ng aming mekaniko na napaka-pogi, si Kuya Rolly. And see you sa next video po. Bye-bye po. Salamat.